Ayan, dito kami sa Marikina. Ayan, nakita nyo naman ang ganda-ganda. Ayan, tsaka siyempre abangan nyo lagi si Cheska. Ayan, ano ba sabi ko sa kanila? Maraming salamat po and mag-iingat po kayo lagi. So, abangan nyo pa siya sa mga maraming lugar. Ayan, di ba? Mag-iikot na mag-iikot to. Mga kapenyo, tirahin na natin ito mainit na issue ngayon. Pasok, intro! What's up mga kapenyo? Kamusta kayo? Meron na naman tayong napaka-init na balita ngayong araw. Boss Toyo, tuluyan ng tinulungan ang anak ni Francis M. na si Francesca Gail Magalona. At dito nga mga kapenyo, no, tuloy-tuloy na ang karera na itong bata ngayon kung saan-saan na siya nag-guest, no. At dito mga kapenyo, no, meron pang resto bar itong si Boss Toyo na kung saan binigyan niya ng tsansa itong bata na anak ni Francis M. at pinakanta nga ito mga kapenyo, no, sa kanilang bar. At ganun na rin kay Julius Babaw na interview na rin itong si Francesca. At ganun na rin sa mga news sa atin sa Pilipinas at kung saan-saan pa sa social media na kumakalat ngayon na si Francesca Ngaraw talagang sikat na sikat na, no? Dahil sa viral video na nangyari nga na inalabas ng kanyang magulang after 15 years nga raw na nag-antay, talagang napakadami, no, ang kumukuha ngayon kay Francesca. Pero bukod sa kasikatan na nakukuha niya, meron pa rin syempre, no, na kaakibat o kalaban ng mga iba, katulad na lang ng ibang netizen na binabatikos etong si Francesca na sinasabi na hindi naman daw tunay na anak ni Francis M. at kung para raw mapatunayan yan dapat daw magpa-DNA test etong si Francesca. Pero kung ako ang tatanungin mga kapenyo, ito yung sarili kong opinion, para matahimik na etong mga netizen na nambabatikos kay Francesca, magpa-DNA test na lang ako kung talagang wala namang problema, di ba mga kapenyo? Para matameme yung mga ibang inggitero o inggitera, no? Bato-bato sa langit ang tamaan ay huwag magagalit. At tara mga kapenyo, sabay-sabay natin panoorin kung paano nga ginuha ni Boss Toyo etong si Francesca para mag-perform sa kanya sariling bar. Hi! Oh. Yan, dito kami sa Marikina. Oh. Ay ka muna sa 3,000 viewers. Nanay niya, kasama na yan. Panato. Pagkampanya ka na. Sobrang matulungin ni Boss Toyo mga kapenyo rito. Alam nyo, sa totoo lang, etong batang to, nung una ko palang makita sa Pinoy Pornstar to, sabi ko talaga sisikat to at maraming makakakuha dito na mga performer or yung mga ibang naghahanap ng performer na katulad nito ni ano, no, ni Francesca. Kasi unang-una sa lahat, maganda siya. Pangalawa, talagang kita nyo naman, talented yung bata, marunong kumanta, marunong sumayaw. Kaya, pwedeng-pwede, no? Kung sa pag-aartista lang, talagang pwedeng-pwede, no? At maraming tao ang makakakita nito, lalong-lalo na sa Pinoy Pornstar na talagang viral video ngayon. Ito si Francesca, halos 30 million views na ata, mga kapenyo, kung hindi ako nagkakamali. Sobrang daming ibang artist or performer ang pwedeng kumuha kay Francesca. Real talk yan. Ano, dami na rin ang mga picture ha, parang instant artista, no? Pero si Francesca. Parang bali-balita pa ata mga kapenyo, no, na si Boss Toyo ata ang magmamanager dito kay Francesca, ha. Correct me if I'm wrong mga kapenyo, kung nagkamali ako, comment nyo na lang sa baba. Alam ko naman mga kapenyo, tao lang tayo, minsan nagkakamali rin tayo, pero yun yung parang bali-balita ngayon, no, na talagang hahawakan ni Boss Toyo ito si Francesca at tutulungan talaga para mag-grow yung kanyang karera kasi sabi ko nga kanina, 'di ba? Talented yung bata. Dami nanonood. At isa live na yan. Oo, madami nanonood talaga.
Puta mo, mag 2,000 na views ay, na lang. Oh. Ayan, dito kami sa Marikina. Oh. Ah, Marikina. Ayan, nakita nyo naman ang ganda-ganda. Oh. Oh, kita nyo mga kapenyo. Totoo yan, no? Talagang kahawig na kahawig, no? Ng kanyang tatay na si Francis M. At parang nakikita ko nga kay Francesca eh, no? Parang nabuhay ulit si Francis M. Yun nga lang, babae version, no? Ni Francis M. 2,000 viewers. Dito kami ngayon sa Marikina. Pwede pa kayong umabol sa PTT. Tsaka syempre abangan nyo lagi si Francesca. Ayan, o. Oh. Ano ba sabi mo sa kanila? Ayan. Hello po. Nahiyain, maraming salamat po and mag-iingat po kayo lagi. Pero magaling mag-perform, ha? O, oh, diba? Dito kami sa Marikina. Mamaya pa yung set niya mga 11:30. So, 11:30. Pwede pa kayo mabol kung gusto nyo makita si Francesca. Ayan. Alright. So, abangan nyo pa siya sa mga maraming lugar. Ayan, diba? Mag-iikot na mag-iikot to. O, kita nyo mga kapenyo, si Boss Toyo na mismo nagsabi, no? Abangan nyo pa sa iba-ibang lugar, ha? Sa iba-ibang lugar si Francesca dahil mag-iikot pa ito. So it means talagang pinapasikat ni Boss Toyo ito si Francesca. At kung hahawakan ni Boss Toyo ito, hindi talaga siya nagkamali, no? Nang hahawakan na performer. Unang-una, siyempre, anak ng Yumaon na master rapper natin sa Pilipinas, mga kapenyo, no? At kilalang kilala. Tapos pangalawa, gaya na sabi ko, di ba, ulitin ko ulit ha, maganda at talagang performer yung bata, marunong kumanta, marunong sumayaw, eh talagang promise, no, sisikat itong batang to, basta wag lang siyang mababarkada o magloloko doon sa kanyang karera na kung ano man yung natatamo niya ngayon, dapat dire-diretso lang talaga siya para makuha niya yung kasikatan. At saka wala pa sa anak ni Francis M talaga yung sumikat ng todo, yung boom na boom, no? Even though na sila Elmo, nakikita natin sa TV, sila Maxine Magalona, di ba? Mga nakikita lang natin sa TV, pero ngayon talagang wala na sila. Unlike dito kay Francesca, talagang nakikinikinita ako na mga kapenyo na talagang pwede, no? At pwedeng-pwede talaga na sumikat itong batang to. Dami nanonood sa'yo. So yan mga kapenyo, ano nga masasabi nyo na talagang tuluyan na na hinawakan ni Boss Toyo to at siya na nga manager dito, kumpirmado, no, dito sa video na talaga si Boss Toyo na ang hawak dito kay Francesca. At kita nyo naman, kakasabi lang ni Toyo na marami pang iikutin itong batang to, ibig sabihin marami pa siyang pagpe-performan at iba-iba pang mga news ang kumukuha sa kanya ngayon, eh talagang tuloy-tuloy na ang pagsikat nitong bata, no? Kaya Francesca, pagbutihin mo yung binigay sa'yo at pinagkaloob sa'yo ng itaas, dahil minsan lang yan dadating sa'yo na dapat mong mahalin talaga at wag na wag mong papabayaan. Lalong-lalo na yung mga taong nakapaligid sa'yo at naniniwala sa'yo, eh talagang pagpatuloy mo yung sinimulan ng iyong ama. Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo mga kapenyo at lahat-lahat po yan mababasa ko. Maraming salamat mga kapenyo at kita-kita lang tayo sa susunod kong reaction videos. Just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry.